What's up guys? Welcome back here on my YouTube channel, and in this video, pag-uusapan natin is about the brand new Bing search. Okay? And also yung brand new Microsoft Edge browser. So pag-uusapan natin yung makabagong updates na ginawa ng Microsoft and ChatGPT. And if you're excited, stay tuned until the end of this video. Ngayon, ang gagawin natin is open ko yung OpenAI. If you're not familiar about OpenAI ChatGPT, create an account habang may free pa baka soon. Ano na yan? Paid na lahat. Ang gagawin ko dito is itatay ko write a script video. Okay. Voice over. Searching the web can sometimes feel like never ending maze. Cut the shot. Voice over. But what if your search engine understand what you are looking for before you even finish typing? Cut. Voice over. Introducing Bing powered by AI and ChatGPT. Cut. Person. What's the weather like in New York? Cut. Voice over again. Bing. AI technology powered by ChatGPT understand the context and intent of your search, delivering you the most relevant results instantly. Blow away. Wow. Grabe. Imagine niyo to guys, ChatGPT is sobrang powerful, and once na nakakonect na siya dun sa AI power na Bing search engine. If you're not familiar, search engine, yan yung Google search. 90% ng search engine worldwide is powered by Google right now, but hindi natin alam kung ano yung magiging changes niyan over the past few months, weeks, years, and 10% naman is, almost 9% lang pala, is from Bing. Bing is owned by Microsoft company, Bing Search Engine. Okay, so ngayon ang gagawin natin, mag-install tayo ng Microsoft Edge. Okay, Microsoft Edge. Makikita mo, wala pa tayo dyan, ha? As you can see dito, ayan, wala pa tayong Microsoft Edge dyan. I'm using a Google Chrome and Safari. Click natin itong download. Download Edge. Mac Intel. Okay, naka-Intel pa ako. Then, okay, mabilis lang naman. Seconds lang yan. So, after nating ma-download yan, gagawin natin is i-install natin yan. And gagawin natin siya na default browser. So, siguro, i-delete ko na yung Google Chrome ko. Kasi nga, grabe, papakita ko sa inyo yung ano yung pwedeng magawa ni Microsoft Edge. I-compare natin yan. Siguro, hindi muna natin i-delete yung Google Chrome para ma-compare natin siya. So, close ko to. And then, click here. Continue, install. Install software. Ayan na, installing na ang Microsoft Edge. Dati gumagamit lang ako nito nung naka-Windows pa ako. Ang huling paggamit ko ng Microsoft Edge na alala ko mga 2015, yung naka-Samsung laptop ako. So 2016 kasi nag-transition ako sa Mac. So majority ng mga browser, ayun, Safari and Google Chrome, Edge wala. Okay? So ang gagawin natin, alam mo ba ito, meron ako napanood. Si Apple company is nagbabayad kay Google para gawin lang na default browser si Google sa mga devices nila. Even though meron na si Apple ng Safari. So, nag-X deal yan. Okay? So, close. And then, check natin sa app. Okay, ayun na siya. I think, nag-open na. Ito na. Notification. So, don't allow na lang natin para hindi tayo ma-distract. Ayan. Pero, ito yun guys. Ito na yan. Tapos, for quick access, place your favorite bar here. Okay. Pwede kang mag-import. Pag-isipan natin. Import ba natin? Siguro import natin. Huwag lang yung password. To be safe. Ayan. Huwag na lang natin import yung password. Alam natin. Don't worry. And nakalagay naman dito. Warning. Password for the same site will be overwritten. So, test na lang natin. Pero nasa sa yan. Risk mo yan. So, import natin lahat. Search ko, personal info, browser history, settings, and so on. Galing kay Google Chrome, papunta dito sa aking, ano, ayan,
profile sa Microsoft Edge. Import. Extension migration will be continue in the background. Nag-open na. Ito na yung mga, ano ko, mga browser na naka-open dun sa, sa aking Google Chrome. Ayan, ito, daming yan. So, pagbabalik tayo dito sa Microsoft Edge, lagyan na natin yan dito sa unahan para try yung gagamitin natin. And then, okay. Allow sync data. Okay, so magla-login tayo sa Microsoft account natin. Sana tama. Ayun. Naka-login ba? Alright, ayun. Nakapasok ako. Naalala ko ba yung password? So ngayon, i-close na natin yung mga yan. Dami nag-open, no? So, age. Quit muna natin. Tapos, open tayo ng bago. Ayan. Ito na. Ito na yung mga bookmark ko, which is andito lahat ng mga kailanganin ko. Tools, membership, affiliate. Galing to from Chrome. Ngayon, I think nakaset na to by default. Yung browser. Naset ko na siya sa settings. Okay. Click nga natin. Ito yung Bing. So, explore natin siya. Bing.com/new. Ano ba itong Bing? Bakit siya magiging kakaiba at magiging competitor ng Google search engine? Okay? So, ito na yung ano, AI revolution. So, nagkakaroon na ng competition si Microsoft and Google, and nag-code red na nga si Google company para sabayan yung innovation ni ChatGPT and partnership nila ni Microsoft. And alam mo naman, yung dalawang big companies na yun is talagang magkalaban yan. Okay? Pero okay yon. The more competition, the more innovation. Sa ngayon, etong maganda, etong napansin ko and explore ko kanina, hindi pa naka-install yung Edge ko. Pero sa Google Chrome ko, sinearch kanina yung Bing. Pwede rin kasi siyang ma-search kahit na hindi ka pa nag-install ng Microsoft Edge. Pero to maximize yung whole experience ng Bing search engine, I really suggest to install Microsoft Edge. So, titingnan natin, sign in tayo. Okay, na-sign in ako, na-refresh ko lang info@jgregorio.com. Kung meron kang Gmail, okay din naman na gamitin yon, or create ka muna ng account sa Microsoft. So, ngayon, eto na siya. Titingnan natin to. Okay, you're already on the waiting list. Ay, nag-sign up na kasi ko before. Pero ano ba tong ano? Ano ba tong Bing a search engine? Set default? Nakaset na ako. Pagkakaalam ko, nakaset na ako. Ah, nakaset na yan. Scan QR code to install the Microsoft Bing app. Okay, ano naman yung makikita natin kapag nag-scan tayo? Nag-open lang itong... Ay, okay. App Store. Ito siya. Kikita mo? So, search mo lang kung meron kang App Store, Google Store, install mo lang Microsoft Bing Search. So, install natin. Then, ayun, lalagin lang yung ano ko. Pero, skip na natin to. Install ko na lang to later. Itong pinakamaganda dito sa Bing na to, merong strategy behind sa pag-launching ng Bing browser, yung Bing search engine, Microsoft Edge. Pareha sila na merong updates na talagang sobrang daming updates bago nila to ni-release. And ang bilis ng progress, tingin ko, bago pa mag-announce si ChatGPT na ilo-launch niya na to, meron ng behind the scene na ginagawa yung dalawang ito. Kasi nga, grabe, ang bilis ng integration nila. Ilang months lang, 2 months pa lang si ChatGPT nung nag-launching talaga. First week niya, ilang araw lang, 1 million users. And right now, 2 months ago, meron na siyang 100 plus million users. Ang dati, ang pinakamabilis na nakaabot ng 100 million users na social media marketing platform is si TikTok. Okay, yung iba hindi ko na alam, pero si TikTok yung pinakamabilis. So, na-break niya yung record. From 9 months na 100 million, 2 months lang si ChatGPT. Naka-generate siya, nakapag-accumulate siya ng 100 million users. Okay, so 'di ba, ano 'yan? Grabe yung ganun niya, no? Ibang level. So ngayon, explore natin tong Bing. Etong maganda dito na ano ko. Close lang natin 'to. Tapos Bing. Okay, search natin bing.com. Ito yung search engine, guys. So, hindi na google.com. Nasa sa'yo kung prepared mo pa rin si Google, pero when it comes sa clean, mamaya i-search natin yung ano, ipapakita ko sa'yo yung mga ibang features niya. Iba siya sa Google Chrome experience. Google search. Ask me anything. Ayan. So, sa Google, magta-type ko. Pwede rin voice. Try natin. Search using voice. Okay. Allow natin.
What is ChatGPT? Okay. According to ZDNet.com, ChatGPT is a language model created. Any updates about Bing browser? According to HowToGeek.com, to manually check for an update in Edge, click the menu button in the top right corner. Okay, so ilang naman. Nice. Okay, meron din siyang image search. Nice, nice. Pero itong wala kay ano, kay, wala to kay Google Chrome. Ayan. Ito. Etong chat. Ayan. So here, pwede ka na mag-chat. Okay, so type mo dito chat. Ayan, tapos, pag kinilik mo yon, dahil nasa ano pa lang tayo, chat mode is only available when you have access to the new Bing. Sabi naman ng Microsoft, based dun sa research ko, within weeks lang, siguro mga 1 to 2 weeks yan, ano na lang, yan, ipapublic na nila lahat yan. Kasi nga, nandyan na, nagsisimula na eh. So, ganun yung gagawin nila. Ayun, kahit i-click mo to, you're on a waiting list pa rin naman. Pero ito yan, example, nagsisearch ka, i-click mo na lang yung chat. Diba? Tapos itatype mo yung gusto mong malaman. What is the recipe para paano magluto ng adobo? Recipe for cooking chicken adobo. Kung titingnan natin sa OpenAI, okay, dito tayo, hindi pa ako nakalagin dito sa Bing, pero dito balik tayo sa Google Chrome, ilalagin ko na lang. Okay. Diba? Ganito yan. Dahil integration sila, recipe for chicken adobo. Okay. Itong maganda, hindi mo na kailanganing mag-login pa kay ChatGPT para lang makakuha ng response, yung sagot, answer dun sa mga gusto mong malaman. Integration na nga yan, and 75% ng kikitain ng ChatGPT is mapupunta mas sa Microsoft. And by the time na matapos yung contract nila, around 50% pa rin is mapupunta sa Microsoft dahil nag-invest sila ng worth $10 billion para dito sa ChatGPT. And alam ko, yun naman talaga yung game plan ng ChatGPT ni Sam Altman, is magkaroon sila ng collaboration and partnership ng biggest, isa sa mga biggest company na to na si Microsoft. Okay? So, mangyayari dyan, kapag tinype mo to dito, pag pumunta ka dito sa Microsoft Edge, automatically, dito mo na sasagutin. So, dito na yung magiging, ano, yung mga prompt mo, mga response mo, and hindi ka na maglilipat-lipat ng browser pa. Image, videos, map, news, chat. Ito yon. Ayan, i-click mo na lang yung chat. Tapos itong maganda. Isang strategy to na ginawa ni Bing. And hindi ko to nakita before Google Chrome kung meron sila nito. Kanina ko lang siya na-explore. Pagtingin ko dito, meron siyang tinatawag na, eto, click mo to, Microsoft Rewards. Tapos, ang gagawin natin is i-click mo tong dashboard. Okay, I suggest, pwede siya sa Google Chrome, but Microsoft Edge ang pinaka-best kasi meron dyan Edge bonus. Daily to, 3x3. Eh, click natin to. Ito. Strategy to, guys. Grabe. Grabe yan. Ang talino ng mga gumawa nitong marketers ng Microsoft para matransition yung mga users from Google Chrome papunta sa Microsoft Bing. Iyon yung naging approach nila. Let's say, for example, punta tayo dito sa Redeep. So, ako, meron akong 42 points. So, paano ko siya nakuha? Based dito, click natin to, rewards points available to redeem for price. Okay, anong makukuha dito? Okay, 100 pesos. Kapag 1,000 naman, ang kailangan mong ma-generate is 23,000 points. Okay na rin. So, ngayon, back tayo dito. Paano ka makaka-generate ng rewards? Ayan, plus, ang daming paraan kung paano ka makaka-generate ng rewards. Ang pagkakalam ko ito, hindi ko makita, pero points breakdown. Ayun, ito yan. Para maka-generate ka ng points, pointing system, grabe, earn up to 30 points per day. So, maximum 30 points per day, 3 points, one shot, no? per search on PC. So, kung gamit mo PC, ayan. So, 21, let's say search tayo. Okay. Search natin G. Gregorio. Ayan, ito yung website ko. I-click ko. Tapos, search natin negosyo toolkit. Click ko. Then, balik tayo dito sa rewards. Sige, search ulit tayo.
ChatGPT and Microsoft. Okay. Search ulit tayo. Google Code Red. Ayan. 30 points kanina. Ayun nga, guys, nakita nyo, 30 points kanina. Nag-search ako na add na siya. 33 points na siya. So, breakdown natin. So, naka-max na ako. Ngayong araw, max na ako. So, next day. So, earn 449 more points this month to reach level 2. Para maklaim ko yung mga rewards ni Microsoft. Guys, isa tong strategy na ginagawa. Hindi ko alam kung, ano ba to? legitimate ba to sa mga business model kung nandito ka sa Pilipinas? Pero kung titingnan natin sa mga business model like mga ganyan, search engine, tingin ko good strategy to para mahikayat yung mga tao na gamitin yung services, yung platform na meron sila. Which is brilliant and genius. Ayan, makikita mo dyan, level 1 lifetime points. Ayan, choose charity, pwede ka mag-donate. Grabe, grabe. Ang galing, ang galing. So, balik tayo dito sa search engine. And tingin ko, ayun, Microsoft Rewards. Ang dami pa ditong activity na makikita mo. Baka pwede ka rin ditong mag-explore, plan a trip. I-click mo lang yan, all travel. Tapos, itong maganda. Meron dito sa site na mas detailed para sa akin. Ayan o, Wikipedia. Galing, galing. So, kapag sinearch natin yung, let's say, Forbes. Okay. Sa Bing search engine, ito, sinearch ko yung Forbes. Ayan. Detail siya, di ba? So, dito tayo sa Google Chrome. Okay. Sorry, mali spelling. Okay. So, naka-dark version kasi ko dito. Pero kung titingnan natin, wala nang masyadong detail pa dito sa sidebar. Feedback lang ang nakalagay dyan. Ito, website of course. Pero pag pumunta ka dito kay Microsoft Edge, mas clean and mas maraming information kang makukuha. Explore more, see for results for, tapos ito, from Wikipedia, tapos nakalink yung mga, I think mga social media link nila. Di ba? Pinopromote na. Sana ganun din yung ano natin, no? Sa akin ba ganun ba? Okay. ggregorio.com sa side. Videos for ggregorio. Nandito sa side. Wow. Parang ito na rin yung combination of Google search engine and also yung YouTube search engine. Kasi nakikita mo yung mga article base, kung ano man yung website mo. Also makikita mo rin yung mga videos, top videos mo na searches. Ayan, explore more. Ito yung mga ano lang yan. Hindi ko sure kung ano yan. Ayan, basta ito maganda yan. Ito yung wala. Meron nito si Google Chrome. Kung titingnan natin, J. Gregorio. Ito, sa sidebar, wala siya dito. Meron siya dito sa baba. Tinanggal na niya. Kailangan mong lumipat dito sa videos. Oh. So, dito na nga, kailangan talaga dito, Max. So, eto, imagine, kung meron nag-search sa pangalan mo or sa company mo, services mo, website mo, ikiklik na lang nila to. Pag kinilik to, of course, Bing. Hey guys, what's up? Wait. Okay. Bing videos. Parang nakakrawl yan. From YouTube search to, YouTube search na nakukuha niya. So, ngayon, pwede mo siyang i-open sa YouTube. So, wala lang ads na lumabas. But it's okay. Pero karamihan naman dyan, for sure, ikiklik yan. Pero ito maganda, oh, yung mga related videos, parang meron ka ng library. Nandito na rin lahat, shorts, mga recent video mo. Pag kinilik naman to, tingnan natin kung may ads. Yun, may ads, monetize pa rin. Still, mamomonetize mo pa rin yung content mo kasi nga yan, may ads yan. Di ba guys? Wow, grabe, ang ganda nito, ang ganda nitong updates about sa Microsoft Edge. Paano gagawin natin? Si Google Chrome is going to, okay, wag muna kasi may ginagawa pa ako kanina sa Google Chrome, pero ito na yung set ko by default. Siguro okay lang naman nandiyan kung kakailanganin ko, pero siguro mas mag-enjoy ako dito sa ano, ayan o, vertical. Wow, galing. Tapos click mo lang to. Uy, bago to ah, vertical.
Turn off. Okay. Bilang pala yung gala ko, nag-open yung app eh. Meron ako nakita kanina, eto guys, sa Bing. Punta tayo sa Bing.com. Tapos, i-name dito yon. Search natin. Not sure kung extension yon. At okay, ito yung extension. Favorites, collection, apps, games, Microsoft rewards, sidebar. Ayun, sidebar. Ito guys, here, pwede ka mag-search. Ayan, nakikita mo yung mga recent search natin. Web, sa una, tapos ito naman is discover. Okay. Guys, uy, galing ah. Site info. Nice, grabe, galing. Ito naman is shopping. Ito naman is tools. Okay, 9:52 na ngayon sa atin. Manila time. Tapos may calculator siya. Pre-calculator. And 1 plus 1. Double check lang natin. Calls 2. Games? Okay, hindi naman ako mahilig sa games. Pero, ayun, may games na rin siya. Oh. Ito naman. Use for free today. Pwede siyang gamitan ah. Apps. Oh, kinalaban na rin niya yung mga Google ah. Meron na rin siyang online version. I believe online version to. Ayun, gamitin mo yan. Outlook. Also, itong E3. Ano to? Start planting tree. Galing. Tapos, ang dami pa dito. Pag kinilik mo to, ang dami pa niyang ano, integration na pwede mong search. Pwede mong on and off. Health and wellness. On natin yan. So, ayan. Health and wellness. Makikita mo dyan. Tapos, integration. Search ka dito. Add. Show more. Ayan. Pwede ka mag-Messenger, Instagram, Twitter, Spotify, Apple Music. Wow. Galing, galing. Pwede bang iba? Chat. Okay. So, hindi lang ito. Like ito, chat, Google chat. Lalabas din dito. Let's see. PayPal. Nandito rin. Also, Goal Analytics. Ito siya. Ad. Oh, nice. Sign in ka lang. Then, grabe. Ayun na. Di ba? Pwede ka na mag-explore dito ng Google Analytics mo. So, sign in natin. So, hindi ko alam kung ano yung password ko. Pero anyway, sa-sign in ko na lang yan para mamonitor ko yung traffic ng website ko. Itong jgregory.com. And also, itong negosyo toolkit. And tingin ko, stable naman ang internet ko. Pagdating naman sa response, yun kasi yung maganda. Safari, number one yan. Not sure kung ano yung ano neto, yung benchmark si Bing. Pero for sure, optimize yan. Mabilis yan. Kasi nga ito, okay naman. Di ba? Galing. Sobrang galing. Sobrang ano, sobrang ganda ng bagong ginawa. Ayun. Ganda ng response, guys. Mukhang mas mabilis siya. Ayan, siguro depende rin sa website mo na ginagamit, depende rin sa ano mo. Ayan. Alright, so yun, excited ako sa mga bago pang features na ilalabas ng new Bing search engine. Ayan, hintayin na lang natin na maging available itong chat para mas ma-maximize natin to sa business na ginagawa natin. So kung nasa search ka, nandiyan na rin yung chat, mas mabilis na lang sa iyo yung pag-create ng content. Okay? Kung content creator ka, para sa iyo to. Kung isa kang business owner, nangangailangan ka ng mga questions or mga answer din sa mga katanungan mo, mas mabilis nang masasagot yan ng AI sa panahon ngayon. Alright, so thank you so much for watching this video. At kung nagustuhan mo to, like this video, share this video sa mga friend mo para updated sila. This is Coach J. Make today a better than yesterday. Keep safe and I will see you on the next one. Bye!